So, what's up guys? Welcome back again sa ating panibagong video at welcome back sa ating channel at bago pong lahat, inaanyayahan ko po ang lahat na mga napadaan sa aking channel o ngayon lang sa aking channel, pakiusap po, pakisubscribe and pakihit na notification bell para maging updated kayo sa ating mga susunod na video. And so guys, bali sa video natin today is hindi po siya related sa vape or anumang sound equipments or mga tugtugan, oh guys, no. Bali sa today's video is about siya sa tutorial kung paano kumuha ng DFA online Philippine passport appointment, no. So stay tuned lang kayo guys at ilalatag ko sa inyong video pagkatapos ng ating maikling intro. And so guys, no, magandang umaga sa inyong lahat, no. Bali today, tuturo ko sa inyo kung paano mag-appoint ng passport sa DFA online. So bali dito, may nakasave na akong link sa cellphone ko, i-click ko lang siya para mag-open yung link. Sa video, ilalagay ko na lang po sa description yung link ng DFA online passport, no. Paki-click nyo lang po. So ganito po ang gagawin natin. Ayan, open natin yung link. Ayan, lalabas po yung ganito sa screen ninyo. Ayan, scroll down nyo lang po. And then, i-check nyo po to, ayan. Ayan po ha, nakikita nyo, i-check nyo yan. And then, kiklik nyo yung start individual appointment. Ayan po. Pag-loading po ulit yan. Ayan. Pagka-load po niyan, wala po kayong ibang gagalawin mga ma'am sir, no? Wala kayong ibang gagalawin maliban sa please select a site. Ayan po. Pagka-click nyo dyan, paglalabasan po yung mga DFA site sa mga malls or kung saan mang meron yan. Halimbawa, dito susubukan natin sa Robinson's Las Piñas Temporary Offsite Passport or tinatawag lang TAPS Temporary Offsite Passport. Ayan, kiklik lang po natin yan. Yan. And then, pagka-click niya, may notice yan. Yan. Kung gusto niyo pong basahin, babasahin niyo po siya kung ano niyo. Pero, pwede niyo pong skip na wag nang basahin. Kiklik niyo na lang po yung please check if you agree. Ayan po. And then, next. Ayan po ha. Itandaan po yung mga gagawin, mga ma'am, sir. Ayan. So, dito po, nag-loading na po siya. Makikita po natin may mga kulay red sa calendar dates, tsaka may kulay green. Ayan, nakikita nyo naman po sa screen. Ibig sabihin ng red, fully booked. At yung green is available. Yo. So, dito po tayo sa 2. Bali, May 2. Yun po. Available. Diyan po tayo mag-appoint. Subukan natin. Sabihin na lang natin, ano, gusto natin ng alas 10 ng umaga. O yan, 10 to 11 tayo. Tapos, kiklik nyo lang po yung captcha, I am not a robot. Yan, mag-loading po yan. Yan. Alam nyo naman po siguro kung paano sagutin yan. Yan, motorcycles. Yan, kiklik natin yung part na may motorcycle. Verify. Yan po. Pagka-verify po niyan, ini-next lang po natin. Ayun, lalabas na po 'to. May mga warning, ganyan. Ensure all the details in the name, first name ganyan, blah blah blah, middle name. Yan. Kiklik niyo na po yung agree. Mga ma'am sir, tandaan niyo po. Ito po yung part na napaka-importante po. Pagka-upload ko nitong video, pag napanood nyo po ito, pwede nyo pong panuurin ng paulit-ulit or panuurin nyo siya ng i-adjust yung speed. Bagalan nyo po yung speed para masundan yung maigi kasi itong mga detalye na to, mga ma'am sir, napakahalaga nito. Mas maganda po, pag napanood nyo itong mga video, pag nakita niyo kung anong mga kailangan na fill upan, ilista nyo nyo sa papel para mabilis kayo mag-fill up. Para alam nyo na rin kung anong mga dapat fill upan. Kasi mga ma'am sir, pag mabagal po kayo, meron lang pong timer ang website ng DFA.
magre-reset po siya. Magre-reset po siya ngayon. Pagka-reset niya po, pag di nyo napilapan, mabagal kayo, babalik po siya sa umpisa yung mag-a-agree kayo. Mga ma'am, sir, napakahalaga po ang every segundo nito. Every minuto kasi mawala lang po kayo saglit. Sa oras na mag-refresh po iyan, maaari yung mga slot po ay wala na. Di nyo na ma-avail kasi maraming kumukuha po ng passport ngayon, nag-uunahan po. Kaya kailangan medyo bilisan po natin ang pagsagot. Ayan po ang ano, unang pilapan natin, phone number, hindi na po necessary na pilapan yan. Ang mahalaga, mobile number, which is cellphone number po natin, yung personal cellphone number natin na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Yan po ang ilalagay nyo. Tapos, valid email address nyo, Gmail po or Yahoo Mail, yan. Yung valid po talaga na ginagamit yung mga sir, yan. Tapos, i-confirm nyo yung email na gagamitin nyo. Tapos, yung personal details nyo na po, last name nyo, yan. Pangalan nyo po, at saka middle name nyo po. May tagdaan nyo po, middle name, hindi po yung unang letra lang. Hindi po initial. Tapos, date of birth nyo, yan. Nandyan na po lahat. Tapos, gender nyo, male or female, ayan lang po. Kiklik nyo kung ano kasarian nyo po. Tsakos, pagdating po dito sa civil status, yan, kiklik nyo yung civil status. Yan, kung binata kayo dalaga, single, ganyan. Kung kahit sabihin nyo may asawa po kayo pero hindi po kayo kasal, live-in partner, mapasok po rin po tayo sa single. No, single individual po tayo. Yan, married or widowed. Yung widowed po, yung namatayan ka na ng asawa, babalo. Separated, hiwalay, pero parang wala naman sa atin sa Pilipinas yata yan. Wala namang annulment natin ng kasal dito, di ba? Mga annulment, ganyan. Basta yun na po. Tapos, itong sa birth legitimacy po, yan, pipiliin na po, legitimate. Ayan, legitimate po tayo. Kasi legal tayo dito sa Pilipinas. Tapos ang country, Philippines, huwag nyo na pong gagalawin. Ano? Tapos probinsya, kayo na hubala kung sa probinsya kayo. Tapos city or municipality. Ayan lang po ang mga kailangan pilapan, mga ma'am sir, ha. Mabagal na po yung ano, pagkakasabi ko. Ayan, ulitin ko po. Ayan. Dandahanin ko lang ang pag-scroll para makita ninyo po. Ayan. Mobile number, yan ang importante. Email address, confirm email address, yan. Last name, given name, middle name, yung birthday. Kasarian po natin, at saka civil status, yan. Birth legitimacy, country, province, and city municipality. Pag fill up nyo po ng lahat-lahat ng yan, mga ma'am sir, kiklik nyo na lang po ang next. No? Bali po sa video na to, hindi ko po siya makiklik ng next kasi hindi ko siya napipilapan. Ika-cut ko na lang po ang video para magpatuloy tayo sa next page. Ano? Stay tuned lang po kayo. So, mga ma'am sir, nandito na po tayo sa second page, no? Bali, third page na pala siya. Kasi ang first page natin, yung kiklik mo yung agreement, tapos yung information mo, tapos ito, information ng pamilya, yan. Unang-una po, father's information, yan. Last name. Apelyido po ng tatay ninyo. And given name, pangalan ng tatay ninyo. Middle name, yun po, gitnang pangalan po ng tatay ninyo po. Hindi po middle initial, ha. Buong middle name po. Tsaka country, of course, kung Pilipino tatay nyo, dito sa Philippines pinanganak, Philippines po, huwag nyo nang gagalawin. Ayan na po. Tsaka ganoon din po sa mother's information. Ayan po. Kung anong apelyido niya. Ano po ito? Middle name, no? Sa pagkadalaga po ng nanay ninyo. Kung anong apelyido niya, apelyido niya, pagkadalaga niya, tapos pangalan niya, ho. Tapos middle name niya po. Tandaan niyo po, ha. Pagkadalaga po ng nanay, hindi po apelyido ng nanay niyo nang kasal sila ng tatay mo. Okay? Tapos sa citizenship po, ang Pilipina, Pilipino ang nanay niyo, huwag niyo pong galawin kasi Philippines naman po siya pinanganak. So, pagkatapos niyo po mapilapan lahat ng yan, i-click na lang po ulit natin ang next button po, ano?
Before tayo mag-proceed sa next button, ulitin ko lang po, ipapakita ko ulit sa inyo ang mga kailangan pilapan para may idea kayo. Yan, father's information po. Ayan na po lahat, father's information. Last name, given name, middle name, tsaka citizenship, tsaka ganun din po sa mother. Maiden last name, given name, tsaka maiden middle name, no? Pagkadalaga po ng nanay, tsaka citizenship. Ayan po. I-skip ko po ulit itong video. Tuloy ko ulit po yung video para makapag-proceed tayo sa next page. So, nandito na po ulit tayo mga ma'am sir, no? Sa next page po. Pasensya na po kayo at kailangan kong i-cut yung video kasi hindi ako makapag-proceed sa next page hanggat hindi ako nag-fill up ng mga kailangang information at yung mga information po ay kailangan nating hindi maipakita sa ibang tao kasi siyempre personal information po iyon para hindi na po hassle mag-edit na kailangan pong i-blur yung mga information na ilalagay ko po kaya kinakat ko na lang po para proceed ko sa next page. So, dito na po tayo. Bali po, nandito po, application type, basis of Philippine citizenship, tsaka foreign passport holder, yan, ganyan. Ito po yung mga kailangan nating pilapan sa page na to. Sa application type naman po, click lang po natin yan. Kung first time yung kumuha o bago, kiklik nyo, of course, new. Sa mga magre-renew, renewal, at sa mga nawala ang passport, di na mahagilap kung saan na ilagay, o nasunog, o kung ano man, lost passport, ayan. Bali, kiklik natin, may passport na pa ako mga ma'am sir, no? Pero sa video na to, kiklik natin new. Halimbawa, new tayo. Dito po sa select basis of Philippine citizenship, ang gagamitin nyo lang po para di kayo mahirapan, birth certificate. Sa birth certificate guys, nung kumuha po, kasi marami nagsabi sa akin. Ito ha, take note ito ha. Nung kumuha ako, marami nagsabi sa akin na kailangan PSA, birth certificate. Kasi hindi na raw tinatanggap yung NSO. Subalit, nung araw po ng aking appointment, nung nagpunta ako doon, sa Las Piñas, doon po ako nagpa-appoint sa temporary offsite nila. Tinanong ko po doon, tinatanggap daw po nila ang NSO birth certificate since wala namang kaibahan yun sa PSA. Logo lang po ang binago at ang NSO po ay wala namang expiration. Pwede po siyang magamit. No, mga guys, pero, ito po, pero, para po sa inyong kasiguraduhan, no? Para sigurado po tayo na hindi tayo pabalik-balik, kumuha na lang po kayo ng PSA. Kasi since sa panahon ngayon, lahat po ng ano natin, transaction is PSA na ang hinahanap. Halimbawa, mag-a-apply po tayo ng trabaho o mag-a-apply tayo ng for abroad, hanapan ka ng birth certificate, PSA na po ang hinahanap. Kaya kumuha na lang po kayo kasi worth it din naman ang pagkuha nyo. Magagamit nyo naman po sa ibang bagay. Ayun po ha. Pero kung wala ko talaga kayo, subukan nyo po ang NSO. Kasi sa akin, nung may dala akong NSO tsaka PSA, sinabi sa akin mismo, tinatanggap nila ang NSO. Kasi tinitignan lang naman nila doon sa birth mo, yung mga detalye kung tama yung sinulat mo na fill upan mo na printed at na email sa kanila. Para ma-verify lang nila kung totoo. So, ayun po. Tapos dito po, contact person. Yan, bahala na po kayo kung sinong isusulat nyo. Asawa nyo man, kung married kayo, nanay nyo, kapatid, yun. Kayo na pong bahala. Tapos yung number niya po. Pagkatapos niyan, kiklik nyo na lang po ang next. Ano ho? So, i-skip po na lang po to ulit para mapilapan ko siya para makapag-proceed sa next page. So, stay tuned ulit kayo mga ma'am sir. So mga ma'am sir, dito na po tayo sa next page po, no? Bali 1 2 3 4 5, bali pang 5th page na po siya. So dito po is
rent address. Yan. Ano po to, ilalagay nyo po dito complete address nyo, yung mailing address nyo po, para in case na pipiliin nyo po yung delivery, may deliver po sa tamang bahay, sa tamang address, door to door po. Ayan. Kung saan city. Tapos, province or country, syempre Philippines, ganyan. Kung occupation nyo, kung ano trabaho nyo, halimbawa ilalagay na lang po natin, kung anong production worker ba kayo, dicer, ganyan, kung anong trabaho nyo, sales staff. Tapos yung office number po, di na po siya necessary na pilapan, kahit wag na po yan, okay lang po kahit hindi na. Ganun din sa office address, kahit di na po siya pipilapan. No. Yan lang po ha, mga ma'am sir ha. Complete address, yan. City, province, state, country, yan. Tsaka trabaho nyo po, tsaka office number at office address, hindi na po kailangan yan. Pagka fill up nyo po, i-click nyo na lang po ang next. Okay po. So, i-skip ko na lang po ang video kasi mag-fill up na lang po ulit ako. So, ayun guys, no? Matapos yung may click yung next, mapupunta kayo sa next page, which is itong page na ito na makikita nyo sa screen ngayon. Nandito po yung mga lahat ng information from personal information, family information, application information, and so on. Lahat-lahat. Ano guys, bali po, ang makikita niyo po sa screen kung ano man po makikita niyo dito, numbers or pangalan ng sino mang tao na nag-a-appear dito, ay bali gawa-gawa ko lang po siya guys. Kung meron mang tao na ganito ang pangalan at ganito ang number, wala pa akong intensyon na gamitin ang pangalan ninyo na gamitin para sa video na ito. Nagkataon lang po siguro na kung ano mang naisip kong random names, random numbers ay kahalintulad lang sa pangalan nyo, sa number nyo, pasensya na po kayo. Hindi po ito para sa kalokohan, bagkus ito po ay bilang pagtulong sa ating mga kababayan upang malaman nila kung paano ang tamang proseso sa pagkuha ng passport through DFA online appointment, no? So inuulit ko po kung anumang pangalan ang nag-appear sa screen sa ating video ay mihingi po ako ng pamanhin kung nagamit pa ng pangalan ninyo. So magpo-proceed na po tayo guys. Bali po sa screen na to, makikita niyo po dito personal information. Ayan, yung nilagay yung number, pangalan, email, yan, birthday, lahat ng information po. Tapos family information, nanay, tatay. Yan po, application information nyo, kung new or renewal or loss. Andyan po lahat, lalabas po sa screen, no, guys. Dito po sa taas, ibabalik ko lang po. Scroll, ibabalik ko sa taas ang scroll. Ngayon, yung screen na po na yan, guys, pwede nyo po siyang i-review. Kung may mga mistakes or may mga mali kayong nagawa sa inyong pag-fill up, halimbawa po, wrong spelling, ganyan po, yung address, pwede nyo po siyang ma-edit guys, kasi take note guys ha, unang-una, napaka-importante po na tama ang spelling ninyo sa passport. Okay? Kasi hindi niyo po makukuha yung passport niyo, hindi maibibigay sa inyo pag naandun na kayo sa site, ma-process na siya kung iba ang pangalan na nag-a-appear base doon sa inyong birth certificate. Okay guys? Kuha niyo. Ayan po, click niyo lang po yung edit, ayan. Yan. Pag na-click niyo po yung edit, lahat ng inputs diyan, pwede niyo po siyang baguhin. Yan, nakita niyo po sa screen. Lumalabas ang keypad ko. Pwede nyo siyang burahin anytime or palitan or baguhin. Ayan guys ha. Tapos pagka okay na po, isisave nyo lang po siya. Ayan. Pagka na-review na po lahat guys, na lahat ng information sa screen na okay at tama siya, correct lahat ng information na naibigay ninyo guys,
Kiklik nyo lang po ang dito sa baba. Yan, I am not a robot. Okay guys ha, I am not a robot. Magpapap-up po dyan ang captcha yan. Bawa, select all images with tractors. Yan. Piliin nyo po yung mga images. Alam nyo naman po siguro to guys, no? Mga ano, naka-encounter na kayo ng mga gaitong captcha yan. Kung anong makikita nyo dyan, verify nyo lang po. Click. Pagkatapos niyan, yan, kiklik nyo na po yung isang parang warning or notice. I am aware that possession of passport, yan, blah, blah, blah. Kiklik nyo na po yan. Okay? Kailangan nakamark check po siya. And then, confirm. Yan. Kiklik nyo po ang confirm. And then, maglo-loading po siya. Ayan. Pag once na nag-load na po siya guys, lalabas na po sa screen ninyo itong payment method. Yan po guys ha. Take note lang guys. Ang atin pong passport, ang halaga po nito ay 950 lamang. No? Kung kayo po ay magpapaasikaso sa mga nababasa nyo through Facebook na may mga nag-a-appoint ng passport, ini-encourage ko po kayong lahat guys na hanggat maaari, kayo na lang po ang mag-appoint sa sarili ninyo guys. Kasi unang-una, base sa aking experience, gusto kong magpakuha ng passport sa iba, magpasikaso kasi may trabaho po ako, busy ako. Kaso po, nakikita ko sa mga nagpo-post through online or Facebook, mga nakapost po 2-5. Mayroon pang iba, 2-8. Isipin nyo guys, 950 lang ang passport, tapos yung iba ang single 2-5 or 2-8. Wala na kayong gagawin nung guys, sila na mag-aasikaso, magpo-provide lang kayo ng mga information. Magsisend sila sa inyo sa messenger kung ano yung mga kailangan nyo fill upan para sila na mag-aasikaso. Pero guys, napakalaki ng halaga. 950 lang, 2-5 ang single, 2-8. Diba? Isipin nyo guys. Ang sistema lang kasi dito guys, sa online appointment natin, tiyagaan lang talaga para makakuha ka ng appointment. Kasi minsan, napakahirap guys. Sa akin guys, pagkuha ko ng appointment guys, bago ako nakakuha, umabot ako ng isang quincenas or 2 weeks bago ako nakapagpa-appoint. Kasi sobrang hirap guys, ubusan ng slot talaga. Pumapasok pa ako sa araw, pang-araw ang schedule sa trabaho, imbis na matulog ako sa gabi, pinagpupuyatan ko siya araw-araw guys. Kasi gusto ko talaga makakuha ng passport, inaabangan ko siya. Sinaga ko siya ng 2 weeks para na makapag-appoint. No? So ayun na nga, sa awa ng Diyos, yung sulit naman yung pinaghirapan ko, nakuha ko yung passport. May passport na po ako ngayon, hawak ko na siya ngayon. Nakuha ko na siya sa murang halaga kung magkano lang talaga ang passport. Kasi mapakamahal guys pag mga Facebook mga magpa-appoint kayo guys. So, balik ka tayo dito guys, ito sa screen na makikita ninyo. Ito, please choose a processing type. Ayan. Tapos, choose a payment method. Guys, unang-una guys, magbibigay lang ako ng ano sa inyo ha. Dapat, careful kayo guys. Huwag muna kayong magkiklik ng basta-basta kasi unang-una itong choose a processing type. Once na kinlik nyo po yung special processing guys, hindi na po yan mababago. Wala siyang option na i-click mo, makiklik yung bilog. Wala siyang option na matatanggal yung, ano, tawag ito sa bilog. Hindi siya ma-uncheck, kumbaga. Kaya pag na-click nyo yung special processing, nando na ho yan, special processing, hindi na siya pwede ma-undo. Okay? Hindi na siya pwede ma-undo, hindi siya pwede baguhin. So, kiklik muna natin itong payment method, guys. Ito. Mamaya na yung special processing. Mamaya natin ipaliwanag yan. So, dito tayo sa please choose a payment method. Yan, guys. Over the counter, tsaka through credit or debit card. Ayan. So, para ho po sa mga tao na gusto magbayad ng kanilang passport through online payment like Gcash or sa 7-Eleven pwede.
Di ko lang alam sa Paymaya kung meron. Basta sabihin na natin na for example, GCash. Kasi yun ang most common na ngayon na ginagamit ng mga payment GCash. No? Let's say for example, GCash ang gagamitin nyo. Kiklik nyo na po ang over the counter. Take note guys ha, over the counter po ang pipindutin. Pag GCash, ayan. Pagka-click nyo, yan, lalabas sa screen. Oh. Gaya nga na sinabi ko guys, 950 lang ang passport. Ayan, malinaw na malinaw po guys. Galing po mismo sa site ng DFA yan. 950 ang presyo ng passport. Ngayon guys, pagka magbabayad na kayo, nasa payment na kayo guys, gusto ko lang isabihin sa inyo na itong halagang 950, meron po siyang additional na 50 pesos. Sa, di ko lang po alam kung sa payment method ba yun. Parang may ano siya. Kumbaga parang umorder siya sa Shopee, may delivery fee, parang ganun po siya. Basta parang service fee, sabihin natin service fee. Bali, magiging 1,000 po siya. Kaya pagbayad nyo po, ilalagay nyo po 1,000, wag yung original price niya na 950. Tandaan nyo guys, ha, may additional na 50 pesos sa payment. Ayun guys, so ayan o. Yung credit tsaka debit card guys, di ko na alam yun guys kasi wala naman ako mga credit cards guys, no? Basta ito lang po sa GCash payment or kahit sabihin natin 7-Eleven, over-the-counter po ang gagamitin natin pag dyan tayo magbayad. Or sa mga bayad center ata, over-the-counter pa rin ang gagamitin. So ayan, makikita nyo guys, 950 ang presyo ng passport. Ngayon guys, pag itong special processing, pinindot nyo yan, correct me if I'm mistaken, siguro itong special processing na to, ito yung tinatawag na Rush passport. Ngayon, kiklik natin yan guys. I-anhoy natin sa Rush. Oh, special processing. Ayan guys. Makikita nyo sa screen, nagbabago ang presyo niya. Para 950, mayroon siyang additional na 200 fee. Mayroon siyang 250 siguro. Processing fee siguro yung 250 na yan guys. Para sa Rush passport processing. Tapos, ayan ho, ang total niya magiging 1,200. Okay guys, pag nagbayad kayo niyan sa online payment, siguro 1,250 ang ano niyan, ang bayad. Kasi may talagang laging may plus 50 pesos. So, ayan guys ha, malinaw yan guys ha, nakikita siya screen. Ngayon, kagaya na sinasabi ko sa inyo, yung special processing, di na po siya pwedeng mapindot. Pag pinindot ko ulit, wala na. Ayan o, kahit anong pindot ko guys, ayaw na, di na siya pwedeng matanggal. Di ko lang alam kung kiklik mo yung cancel, pero wag nyo nang balakin na pindutin nyo yung cancel guys. Kasi baka pag pinindot nyo yung cancel, baka bumalik kayo sa umpisa. Okay, nakuha nyo? Wag na wag nyo natang kaig pindutin ang cancel. Kaya bago kayo mag-proceed, kailangan pag-isipan nyo muna maigi kung hindi naman kayo nagmamadali, wag nyo nang pindutin yung special processing. Kung medyo kailangan nyo na guys, ano na kayo para sa travel abroad, kailangan na o hinahanap na ng agency, special processing nyo lang guys kasi 250 lang naman ang dagdag. Ayun guys ha. Now, pagkatapos ng ano na yan guys, pu-proceed na lang kayo sa pay now. Kiklik nyo yung pay now. Okay? Pagka pindot nyo ng pay now, may magpa-pop up sa screen nyo na parang something sinasabi doon na successful or basta may mag-i-email sa inyo guys, yung DFA, mag-i-email sa inyo, bali dito sa screen ko, hindi ko na siya pipindutin yung pay now guys kasi pag pinindot ko yung pay now, mag-i-email yan doon sa email na nilagay ko which is random email, hindi ko masabi, baka may tao na gumawa ng ganung klaseng email, baka biglang mag-send sa kanya, magulat siya, uy, di naman ako kumuha ng passport, but may nag-send sa akin? No guys, so hindi ko na siya anuin guys kasi since may passport naman na ako. Basta pagka-click yun ng pay now guys, may mag-i-email sa inyo. Nakalakip doon sa email guys, mayroon siyang code. Yung code na yun guys, yun yung gagamitin ninyo para sa payment. Halimbawa GCash, pagka-open nyo ng GCash, pipiliin nyo payment. Tapos hanapin nyo yung DFA, i-input nyo lang yung code. Lalagyan nyo yung code guys, tapos amount. Pag inabil yung 950, ilagay nyo sa amount 1,000 para ma-proceed kayo. Para walang error guys ha. Basta laging may plus 50. Ayun.
pagka-click, pagka nagbayad na kayo guys, successful na yung payment nyo, talabas na naman yung sa GCash, successful yung payment nyo. Bali yung sa akin guys, nung kumuha ko ng passport, yung sa payment ko, na-screenshot ko yung GCash. Kung anong, bali i-attach ko na lang sa video guys, para makita nyo kung anong itsura pagka successful yung payment nyo. Tapos, mag-aantay kayo ng within a day or siguro 2 days. Pero sa akin, wala pang 24 hours guys, na-receive ko na yung email. Nakalagay dun sa email guys, pagkatapos magbayad, nandun na yung online receipt, no? Which is, 2 kopya yon, 2 copies, nakalagay DFA copy, tsaka personal copy. Dadalhin niyo yung resibo, na yun guys sa araw ng inyong appointment. Iabot niyo sa site, DFA site, yung DFA copy. Tsaka yung personal copy, pakita niyo na rin para sigurado. Tapos, kasama din sa email guys na marireceive niyo yung pinakita ko kanina na mga basic information guys, i-email na rin nila sa inyo yon na documents siya. Di ko lang alam kung Word or PDF siya. Nalimutan ko na. Basta yung document na yun, guys, i-email din nila sa inyo. Ipiprint nyo yun. Tapos, yun ang baling ipiprint nyo. Yun ang kailangan iprint, guys. Meron pa yung isang, ano, meron pa yung iba. 4 ata ang receive nyo. O 3. Basta pagkakatanda ko, parang 3 ata marireceive nyo. Basta ang pinakamahalaga guys, tandaan ninyo, mga ma'am, sir, yung online na resibo. Ano, 2 kopya ng resibo, personal copy, tsaka DFA copy, at tsaka napakahalaga guys nung information. I-download nyo ho yun, tapos ipaprint nyo, dadalhin nyo yun doon sa site kung saan kayo nagpa-appoint. Ibibigay nyo yung online registration na papel na pinrint nyo, nandun na yung mga information, wala na kayong gagawin ng susulatan, printed na yung lahat. Papasa nyo na lang yun, pati yung resibo na DFA copy, katibayan na bayad na kayo. Ano guys, wala silang pakialam kung saan kayo nagbayad guys, hindi nila i-discuss yun kung saan kayo nagbayad, basta may online receipt. Yun lang ipipresent nyo. Tapos, ito pala guys, magbibigay lang ako ng tip sa inyo kasi nung panahon na ako kumuha ng passport, maraming nakapagsabi sa akin na bawal daw ang NSO birth certificate. Ang dami nagsasabi sa akin na hindi na raw po pwede, kailangan daw PSA birth certificate na. Subalit, ito guys, subalita, pero nung ako'y naandoon na sa site, sa basically sa Las Piñas, kasi doon ako nagpa-appoint, tinanong ko po doon guys kung ang NSO ba natin ay pwede ba nating magamit sa ating appointment. Sinabi sa akin doon guys na yes sir, pwede. Pwede daw guys ang NSO kasi ang pagkakapaliwanag nila, yung NSO natin na birth certificate saka PSA ay wala po siyang kaibahan maliban lang sa logo. Logo lang po ang kaibahan guys, yun lang ang binago, yung from NSO ginawang PSA, yun lang ang binago guys. The rest wala na. Ang NSO birth certificate po natin para sa kaalaman ng lahat ay wala pong expiration, wala siyang expiration date. O ibig sabihin habang buhay mo siyang magagamit. Eh kaso nga lang po, siyempre, binago na nga ang pangalan ng ibang mga sangay ng gobyerno o sabihin natin sa mga mag-a-apply ka man ng trabaho, PSA na kasi ang ginagamit, guys. Kaya, hanggat maaari, guys, kung gusto nyo makasigurado na hindi kayo magpabalik-balik, mas mainam po na kumuha na rin lang kayo ng PSA birth certificate. Kasi, pagka kumuha naman kayo niya, guys, worth it din naman siya kasi magagamit naman niyo din sa ibang bagay like pag-a-apply ng trabaho or mag-a-apply kayo ng for abroad, overseas o kung saan man, nag-aaral ka, PSA na kasi yung kailangang i-present sa panahon ngayon, yun ang
hinahanap. Kaya kumuha na lang kayo guys para iwas aberya. Pero kung talagang wala kayo, subukan nyo lang pong dalhin ang NSO ninyo. Kasi based on my experience, sinabi naman sa akin talaga na pwede. Tsaka ginugil ko po siya guys. Kahit kayo, i-google nyo siya. Nakalagay talaga sa Google na as per DFA, kinukonsider pa rin nila na valid yung NSO birth certificate since wala naman yung expiration guys. Ang bali, tinitignan lang kasi nila talaga doon is yung details ng birth certificate nyo, kung tugma ba doon sa application form mo, para masigurado nila na ang passport mo ay walang palpak when in terms of spelling or kung ano mang detalye na kailangan maibigay doon kapanganakan mo, ganyan. So guys, yun po ang mga mga tips. Tsaka kailangan guys, pagpunta nyo doon, kasi doon sa papel na ipiprint nyo, parang may nakalagay din ata doon or sa email, nakasaad din doon na kailangan 30 minutes before ng appointment nyo nakalagay guys. Pero sa totoo lang guys, base din sa experience ko guys, lahat ito sasabihin ko guys kasi ito napagdaanan ko guys sa experience ko. Kumuha ako ng appointment guys, ang no choice ako nung time na yon kasi walang wala. Nandito ako sa Cavite, supposed to be sa Las Marinas ako kukuha, kaso punuan, di ko siya masyempuhan. Napilitan ako kumuha sa Las Piñas, which is yun lang ang available na nakita ko. Las Piñas lang, tsaka sa Lipa. So pinili ko ang Las Piñas, at may isang araw na free, na hindi siya fully book, available siya. Yung pinili ko yung araw na yon, iisang oras na lang guys, wala nang ibang slot. Isang oras lang ang available, which is 2 o'clock to 3 o'clock guys. Hapon na bali guys. Kaya pero ang ginawa ko, pumunta ako sa site ng maaga. Bumiyahe ako ng, nag-commute ako ng maaga, pumunta ako ng maaga dun guys. Wala, di pa nag-open ang Robinson's Mall. Nandun na ako. Ngayon, maaga ako sa pila, tinanong ko yung babae doon na parang pinaka-attendant nila kung pwede ko bang ipasa na. Eh, pwede naman daw ipasa na yung application form ko. Kahit hindi ko pa oras, ilagay ko lang doon kung anong oras ang gusto ko sa drop, parang pinaka-drop box sila. Na, halimbawa, 10 to 11, saka 11 to 12, ganun. Pinili ko ang 10 to 11, sabi naman sa akin, pag walang masyadong tao naman, sir, magtatawag kami, sir. So, sawa ng Diyos, hindi naman nagsaan ng tao. Nung time na yun na nandun ako, dapat alas 2 pa ako maasikaso. Naasikaso agad ako guys kasi walang masyadong pila. Kaya kung ano man ang oras ng appointment nyo, halimbawa hapon kayo kasi wala kayo ibang makuhang appointment sa hapon, walang problema mo guys, puntahan nyo ng maaga guys. Walang problema, mas maganda mas maaga kaysa malate guys. So, ayun lang po guys. Sana may natutunan kayo ngayon sa ating video at saka sana nagustuhan nyo ang ating video at makikiusap lang ako sa inyo guys kung kayo po pala ay napadaan lamang sa aking channel or kayo ay baguhan lamang, huwag po kayong mahihiyang i-click on at saka paki-like na rin ng video at saka paki-click ng notification bell para updated kayo kung may ilalabas tayong bagong video at share nyo na rin po guys para sa dagdag kaalaman para sa ibang tao na gustong malaman kung paano pagkuha ng passport para magkaroon din silang kaalaman, i-share niyo po guys sa inyong mga social media accounts or at saka abang-abang po kayo guys, baka sa susunod gawa natin ng hiwalay na video kung paano magbayad sa GCash. So hanggang dito na lang po tayo guys at maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, like and share the video, and salamat. God bless at stay safe po kayong lahat.